Morning guys, meron po akong sokeng pumunta ngayong umaga, magpapagutit daw po siya. Kumuha ng impit sa lubi, ito na lang parati. Pag wala akong ginagawa, naalala ko. Huwag kayo dyan, Chuchu, kaya nabubukit si Amo. Dami ng umupan, Diyo. Sagay daw yung gupit ng manugaw pa dati. Ay, nito? Oo. Maganda na pala ang Pasko mo, Ate Ni. Nasa Friday, may grasya pa tayo. 23. Sa 18, Sabado. Meron ba 23? Oo, meron pa 23. Iba lang yun. Mas, yung kalahating gaban, sa Sabado na yun. Tayong dalawa sigurado ng kalahating gaban. Ginamintay kasi malaking family. Kasi kayo ilan lang? Yung asawa niya, no? Yung Bunining ba yan? Tatlo sila. Tapos kayo, tatlo. Pang-apat lang yan si ano. Pag... O kaya nga, apat, pito. Hindi ba yung kananay ko? Si Anna niya, anak mo? O, sa bagong taon, dito yun. Ano kasama yung mga anak niya? Wala mga anak nyo. Ano? Nakuha mo nga yun eh. Ano lalaki din yun? Pangalay mo na yun? Diba? Oo, lalaki. Ano naman trabaho niya doon? Sa Maynila? Sa mga ano? Ano ba ito? Sa malayo? Tira, padulas tayo! Soft drink? Hindi. Saan? Hindi nyo gusto nyo ng mga, halimbawa, tele, bandem, ano-ano, marami, sari-sari store. Walaan ka lang ako. Lagi sila nasa bodega ng mga damit. Please, ano na yun? Ang may anak na palang na lalaki, yung si Marvin lang. Oo. Ilang piraso lang palang ako. Lima lang yun sila. Yung sa anak mong may kalibin na tumboy, ano yung anak talaga niya yun? Oo, sa akin yun na nila yun. Magkaroon to, tumboy. Sa akin yun na nila yun. Nandap na lang. Ah, akala ko anak talaga ng anak ko. Hindi. Nandap na lang. Alis dyan! Nasaktan pa lang yun. Manaywag. Ano yung nanay mo? Natan ko pa yan? Bagal na. Ba't hindi sila nagkaroon ng bahay? Hindi nga na inis ka siya eh. Nawala sa inisip eh. Wala pa silang pamilya nun eh. Ay, wala pa. Wala kasi pa. Yung si Baog. Si Baog, di ba? Pangalan niya yun? O pangalan ng babae? Pangalan ng babae yun. May bahaya si Baog na nasensya siya, binintan niya na. Eh, saan yung... Sa ano, 8-inch siya eh, binayari sa 20. Eh, sige, inantay lang niya ako. Iyan ka na niya malaki. Iyan ang gusto ng inintay, kung ayaw ng bahay. Gusto mo pera, sige. Ang bang
Pagiging squatan tayo dito. Kasi kaagad kasi na mapunta pa sa iba. O, di ba? Wala ka ng pagod. 20 lang. E kung inanong mo. Bale, at least, pera na yan. Maraming kapagod-pagod pag hindi siya kumuha ano ng bahay. Buti na mo naman kayo Marvin kung magkano nangyari. Kahit lang niya inanong, pininta ka agad dito, magkano rin yun. Tumatakbo na rin ang ano yan eh. Ang dalawa na rin. Tara na ano pa kayo ng bahay na yun. Hindi ka lahat yung meron na rin. Meron. Hindi nagagastos ha. Yung no, kakailan ko lang eh. Tapos binindang mo ba? Sila lang ang nag-uban yan, ano? Pangalawa yan sila sa, di ba yung mga trabahador yung una? Yung taga ano yun? Ayun na rin kasi nila, hindi umalis yun. Kaya sabi ni Marilyn, mag-aanda sa tinay. Mag-aanda sa tinay. Swerte lang nila. Kaso lang ibang pagka pasok ng pera dyan. Nangungutang sila sa bumbay. Pero maganda rin naman. Alis ka dyan. Pasok ka doon, Adrian. Makulit itong isang aso na ito eh. Oh, yung babae. Kasi kung gusto niya, kung sana ako nanduro niyan siya. Ayun, may gapa siya dyan. Chuchu, huwag ikaw dyan. Malagyan ikaw ng balahibo eh. Didikit sa'yo yung buhok. Yung malaki, ayaw naman kumain. Yung tira na, ay butido, ipinakain mo mga sa ilay. Sila kong po, dinagdagan ko pa ng alubong baboy. Yung isang, ayun, yung lalaki na brown ang kumain. Kasi atin eh, wala naman kami ibang ulam eh. Pag medyo malaki-laki ang kinikita ko, iba ang ulam nila sa ulam namin. Bibilang ulam sila ng atay, ng manok. Gustong-gusto nila yun. Pakukuluan ko lang ba? Lagyan ko lang ng ano, ng asin. Gustong-gusto yun nila. Bibili ako ng ano, halagang 70, 60. Ano lang naman nila na yun, dalawang araw nila uulamin. Almusal, tanghalian, hapunan. Ganun rin sa isda. Ang ano, pag may ano rin ako, medyo nakakaano ko ng malaking customer, maraming customer, ganun rin. Bibilang ko rin sila ng galunggong. Minsan yung sinasabi ko ng baka. Bibilang ko yan sila ng 3-4. Papakuluan ko din lang. Tapos lagyan ko lang ng asin. Gustong-gusto nila kulang yun. Ayaw din nila ng parating mga prito. Nagsawa rin sila. Pero yung ganun na style na nilalaga lang. Ang ginagawa ko lang, pag magsasayang ako, iniinit para hindi siya mapapanis. Kasi pag walang suka, madali mapanis. Naawa din lang naman ako pag wala silang ulo.
dati ate, ang kapal-kapal ng buhok mo. Kaya kasi niya ng buhok mo. Sino? Ay, pag may nagala ka, binawa ka ng ulo ko ha. Ay. Trabaho doon ang anak mo? Sa ano? Ano siya, taga-gupit? Taga-manit yun? Halo-halo na rin. Mulan na kayo magtrabaho sa party. Madali lang ang pera. Yan, kasi makaalis-alis yun. Kaya nang tao. Hindi ka lahating na ba ng kare-kare mo pa uwi? Tapos po yung muli-muli na kami ng bawang. Adios! Nag-grocery na ako. Nag-grocery kami ng bawang. Punta ako yung ano yung Steam Manila? Doon sa may Luton? City Hall yun. Oo, doon na sa may Luton yun. Sa likuran ng city yun. Diba? Diba sa likuran lang yung City Hall ng Manila? Ayun! Nung nandun pa kami, nagtatrabaho pa ako sa Parlo. Inaabangan yan. Kasi may SM Harrison. Ayun, wala na SM Harrison. Wala na. Ginuba na raw. Gagawin na. Ganda na ngayon. Gagawin raw na building, sabi natin ising. Gawa na, ang ganda. Ganda to. Kasi dati doon kami parating nanonood ng sili. Nilalakad lang namin yan ate, ano,
Kasi malapit lang yan sa pinagtrabahoan namin sa Sapanta. Kasi pag sinakay mo, pag mag-taxi ka, alanganin kasi pag nag-jeep. Di ba yung jeep naman, yung papuntang cultural, yung kulay orange. Isang dali lang, wala pa kang isang kilometro. Idun lang naman sa kanto yung, ang ano, yung shuttle na yun, napapuntang Rojas Boulevard. Ang pinapag, nag-taxi ka naman, ang plug down muna kasi dati, di ba, 20. Tapos ang konsumo lang, 15 pesos. Kaya walang nag-ano, walang nag-ano na taxi noon. Kaya ang, pag nagsakay ka noon ng taxi kami, nagtataxi kami, sabi, sige, dagdagan nyo na lang. Dinadagdagan namin ng 50. Kaya ang ginagawa namin noon, madalas kami nagsasidecar. Pagpa-uwi na, hindi ka makasidecar kasi ang dami nakaparada doon ng mga taxi. Magagalit yung mga nagtatawag doon ng pasahero ng taxi. Pag sidecar ang tinatawag namin, hindi na pinapaparada yung mga sidecar boy. Tapos pag nanonood kami, di ba, last four show, alas 11 yung labasan. Nagsasarado kami ng alas 7 ng parlo. Tapos pagkasarado namin, dinirecho na kami ng Harrison. Naranasan namin yung natin ni dati na sinundan kami. Paglabas namin ng sinihan, meron na kaagad na kaabang sa amin na dalawang mama. Siguro doon pa nagsalun. Naispatan na kami. Bumutan kayo. Oo, hindi. Inano talaga kami. Hindi. Kasi hindi na kami nag-i-skeleto, nag-ahagdanan. Ala, sumunod rin ka lang, mama. Tapos din nag-kwit-kwituhan kami ni Bitsay, sabi ni. Sabi ko na, ma'am, Bitsay, sumakay ka na lang. Sabi ko, ano, Bet? Kasi ikaw, pabili ka pa ng ganito. Tuloy, wala tayong papasaya pa uwi. Sabi niya, unga, nakakainis kasi, nagugutom ako eh. Sabi ko, ikaw kasi, isang daan na lang ang pera natin, nagpabili ka pa ng popcorn, tsaka nagpabili ka pa ng soft drinks, pero ate, may pera kami yung dala. Kasi nagpaka-chinilas lang kami. Pero nagpaka-pantalon naman kami. Paglabas namin kasi sa trabaho, sabi na Ate Hides, huwag kami ng sine. Bibigyan kami noon ng may-ari ng parlo, lalo na pag malakas. Parati kami noon may parang panood ng parlo. Biglima lang binibigay sa amin. Sabihin sa amin, oh, ingat kayong dalawa ha. Pag nalaman naman ng kapatid ni ate, ay gana, lalaki na lumaki. Kung kasi, bakit kami pinapayagan ng gamina? Sabi niya, hindi nyo ba alam yan? Pinapayagan niya yan? Hindi namin isa niyan, mukhang inchik yan. Madali lang ba kami paano? Kasi hindi rin kami mukhang mahihirap. O, nagagalit yung si Kuya niya. Pagkama, sabi niya, mapagkakamawalan mo ba yan na mahihirap? Pinumutsura ng mga yan. Ang puputi ng mga yan. O, sasabihin si Kuya niya. Namumuking kami pag uuwi na namin, pero pag pumunta kami, di kami nabubuking pagpaalis, pagpauwi na. Sabi sa inyo, masabi na galing. Eh kaya pag tinanong kami, sasabihin, ay galing lang kami sa natin na Bitsa. Kala ko na lang dalawang kayo ng sili. Kasi sa Harrison, delikado kasi yan doon. Mag-ano ka doon sa Rizal Studio, maglalakad. Ah, marami doon na hold up. Kahit yung pamangkin ni ate, ay dati Norgin, marunong yan ng self-defense, nag-aaral yun ng taekwondo, hindi niya nagamit. Kasi tinutukan siya, yung isa baril, yung isa naman, balisong. Pinalibutan daw siya eh. Nakubuha yung mga, ano niya eh. May dala kasi siyang clutch ba? Sabi, akala naman ng mga yun, yung maraming pera. Sabi niya, ang pera lang, isang nilo. Sabi niya, sila, kayo ba mag-aakala na maraming pera, mga estudyante? Sabi niya, di ba, okay lang kung mayayaman tayo. Pero ngayon, ang ganda-ganda na doon. Ibang-iba na, no? Lalo na doon yung kanto ng ano, ng kanto ng Vito Cruz. Puro ano na building. Sinakto lang.
puro building na, nakakaano na doon. Kahit doon sa pinanggalingan namin, doon sa Sapanta, doon sa may ano, kanto ng Vito Cruz, Estrada, meron na doon IIS. Puro building na doon sa Sapanta. Kaya pag swerte-swerte talaga, may mga lote noon doon sa Sapanta eh. Yung swerte yung naging amo namin sa ano, sa parlo. Yung mga ano, kasi yung tatlo silang magkakapatid. Ang may anak lang yung isang lalaki. Ang laki ng mga property nila atin. Dami-dami nilang ano. Pwede yung gawin building. Yung lupa nila. Kaso nga lang sa loob ng ano, sa Panta. Eh kung hindi kami na punta sa Renesin, yan siguro sa ano yung mag-aaral. Te, harap ko dito, te. Ganyan. Ito kasi ano? Para sa liwanag. Okay na. Adrian, bayar mo na sa ramen si atin eh. Ito, ako na oh. Yan, nakita mo na. Hindi malayo ti. Ito po. Dito ni oh. Yan, di ba? Kaya mo pala eh. Kaya ko yung, kaso nga lang, nag-aalangan ako. Baka ayaw mo ng ganito na style. Gusto ko yan. Gusto ko yung ganyan. Gusto mong ganito pala? Oo. Yan ang... Hindi kasi ako nang ayos tumbok niya. Manugang kong tumbok. Gusto ko yan. Medyo pang matagal-tagal to. Oo. Ayun, gusto ko eh. Press ko. Sanay kasi ako tumaiti. Hindi ko na yung mahaba. Okay. Ayos niya yan. Ayan. Mahinda na. Kaya hindi ako makaayos ng mukha ko eh. Natatakpan na. Pera ko na ito. Wala namang bali ito, puro papi. Ay! Bye guys! Oh, mayroon na naman akong ano.